Magandang buhay sa mga kabogis dyan. Yan, gusto ko lang ko yung inspire. Itong lote na to, bakante. And I used to plant vegetables all over the place. Pero dahil nakaka-inspire yung mga pinopost ninyo sa group, yan, isipan kong bumili. Yan, ito mga mother plants ko na binili ko. Yan, namumulaklak na siya pula. Well, dati na silang namumulaklak. These are old plants. So I have started buying yung iba-ibang common lang na varieties ng bougainvilleas. So ito yung dark pink, light pink, yung splash, ito yung I think they call it lipstick, and ito splash, pero ang tao pa rin nila dito Mr. and Mrs. Tapos merong yellow. So in-arrange ko sila ng by color, parang rainbow. So we're going to orange, and then 36, and then ito yung red. So galing ako sa mga binili ko na 100 pesos lang isa, pero blooming na sila nung binili ko. Yung iba naman bigay, kapag bumibili ako ng apat, bibigyan nila ako ng libre isa. So nakapag acquire ako ng, ito yung tanglong, acquire ako ng around more or less 20 bougainvilleas. And from there, nag-start ako na magpatubo. So ito na ngayon yung success stories ko sa pagpapatubo ng bougainvillea. And namumulaklak na sila. Sinimulan ko magpatubo noong yung nagsimulang pandemic, para hindi naman mabagot. Ito regalo din. And but most of this na namumulaklak na ay patubo ko. And guess what? Yung mag-one year na yung magtutuyos na yung lockdown. Sana hindi na tumagal pa, pero sa tinagal-tagalan din ako ng pandemya, hindi ko namamalayan na dumami nang dumami yung aking na propagate ng bogies. So ito yung mahirap para mga baby, yung tima na Mr. and Mrs. Mahirap alagaan, mas mahirap palaguin. So to date, meron akong 141 and counting na mga propagated bogies. One year lang, namumulaklak na sila. And alongside with other things like miracle fruit seedlings, so meron pa dyan din mga nilagay ko sa lupa. Yeah. So this is the rainbow, alaala ng aking nanay kasi maganda yung rainbow niya noon. So yeah, ito yung mga medyo alanganin kasi nga hiligaan ng aso. But I would just like to inspire those, yung mga, especially mga beginners. Minsan nakaka-frustrate kapag namamatayan ng bugis kapag ano. Pero dahil pandemic, huwag lang tayong tumigil. And nagagawa rin natin yung fair share natin sa mundo na dumami ang greeneries para mas maging safe haven and heaven natin dito. So ito yung binili ko na isa na pang bonsai material na hindi ko pa umaarko na siya, hindi ko pa siya ginagraft. Well, nag-graft ako pero hindi naging successful. So meron din naman akong mga success stories ng grafting. Ito, katulad dito. So 2-in-1 na siya. So meron siyang tanglong, tapos meron siyang ito yung ano, rootstock niya na 21 jewels. And ito namamatay noon, kinuha ko, inadapt ko, 36 petals siya. So it's a bonsai material din na gagawin ko na rin, igagraft ko na rin. So ito yung other grafted boogie ko na yellow, meron siyang white, and then 36 petals. So dito muna siya, ma-ICU muna sandali. And this ones. And well, alongside with this, may mga bonsai materials din, katulad ng Chinese Holy. Itong wild tree na to na madamo ayaw ng mga tao, pero bonsai ko, so magugustuhan nila pag nabonsai na siya. Plus, yan, kokobon, yan. And ito, nag-war na rin ako ng mga sampalo.
So, i-diversify natin while we're doing boogies, we can diversify yung ating ginagawa. And then, soon enough, pwede rin pagkakitaan yung mga pinapropagate natin mga halaman at kukontribute tayo para maging malinis ang hangin. So, have a blessed week, mga kabugis dyan. Keep safe always.